Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na to makakausap po natin exclusive si Pangulong Duterte dahil sa mga issue ng ngayong araw na ito na nag-file nga si Senator Go bilang presidente. Mr. President, ito ang unang lumalabas na fake news ngayon na pinapaikot lamang daw kayo ng mga taong nasa paligid ninyo at kinokontrol lamang kayo at wala daw ho kayong kaalam-alam sa mga nangyayari at kayo lang daw po ay oo lang ng oo at kinokontrol lang daw kayo at wala ho kayong alam. Ano ho ba ang katotohanan dito? Totoo ho ba na kinokontrol lang kayo ng mga nasa paligid ninyo? Wala akong mga tao na nasa paligid ko. Ang totoo nan, walang tao na papasok dito. Sa basta politika, ayaw kong pag-usapan. Itong kay Pacquiao, sabi niya, niyaya ko siya. Matagal na siya naging ng audience dahil nga may sabihin siya sa akin. Yung nakita kami, sabi ko siya kausapin ko. Para diretsahan, sabi ko sa kanya, sabi niya na magsama tayo for the sake of Mindanao. Sabi ko, I'm sorry, I cannot support you. Hindi yung pinatawag ko siya. Bakit ko siya patawag tapos bitawag ko siya na paglabas niya sa opisina ko, wala siyang madalang salita na maganda. Kundi na hindi talaga ako magsuporta sa kanya. Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Wala ako. Basta ako kay Bong. Niloko nila. Makita mo naman ang nangyari, ang takbo ng panahon. Wala naman kaming sinabi o si Bong o ako. Basta sabi niya, tatakbo siya. Matagal na. File na nga eh. Kampanya na. Pero yung sabi nila na pinaikot ako, tignan natin na sabi ko, maghingi lang ako ng ilang oras lang. Malaman na nila kung sinong umikot. Hindi ako nagpapaikot. Alam mo, meron, hindi ako maging presidente ng Pilipinas. Pinaikot lang ako ng tao. Hindi ako loko-loko. Tignan mo lang, sabi ko. Hingi lang ako ng oras. Ilang oras lang. Magkaalaman. So yung nagpapakalat po ng isang vlogger ng fake news na dinidiktahan lang daw kayo ni Senator Go. Ano ho masasabi niyo ho doon? Napaka kawawa mo naman kung didiktahan lang ako ng isang kasama ko na ano dito sa trabaho. Dinidiktahan ako ang magdikta sa kanya. Hindi ako nagpapadikta. At ako siguro ang nagsasabi sa kanya kung ano ang gawin mo. What is the what's next, ika nga. Nagbibigay ako ng guidance sa kanya. Ganun. Kaya so, sabi niya, ano, tatakbo si Inday, pag-withdraw na lang siya, ayaw na niya. Sabi ko, bakit gano'n? Nakumpisa ka na. Dito, tumakbo ka na lang ng presidente. Gano'n lang pala ang gagawin sa iyo. O di, kasaha na. So kayo po talaga mismo ang nagsabing tumakbo kang presidente kay Senator Go. Tama po. So kayo po talaga. Umiiyak si Bong. Opo. Sabi ko, huwag kang umiyak. Sabi ko, bakit ka iyak? Meron bukas ang presidente. Tumakbo ka. Bakit ka iyak dyan sa dahil lang anak ko sumingit bigla? Hindi naman ginagamit ako. But that is your opinion. And I respect you. Pero sabi ko nga, I'm just asking for a few more hours. At masasabi ko na kung ano ang talagang totoo. At sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marco. Ganon rin kay Pacquiao at sa iba.
So talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan nyo po ay si Senator Go. Malinaw po tama. Yun. Tama. Tama, si Senator Go. Niminsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Kailanman hindi kami hindi ako nagsalita na may susuportahan ako. Si Marcos o si Pac, wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Mm. Eh, gusto ako makausap. Si Bungbong pumunta yan dito sa Malacca kasama yung asawa. Kinausap ko. Pero I never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Kasi tinitignan ko si Bong, tumakbo ng vice presidente. Sabi ko, maligaya ako. At baka masilip ng Pilipino kung sino talaga ang karapat-dapat. Pero yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako makasuporta sa kanya. At kung bakit na maging gaya kay yung Lenny. Mm-hmm. Eh, mga pro, ano yan eh, ganyan nga ako takot eh. Mm-hmm. Eh, mga pro-communist yan eh. They are so, yung akin naman pagka-presidente ko, sinabi ko sa military na huwag mo muna ninyo akong pakialaman kasi ginagawa ko yung trabaho ko para magkaroon tayo ng mapayapang Pilipinas na hindi na mamatay yung sundalo ko. At baka pala madala natin sa usapan na maganda. Eh, kalabas-labasan yan. Gusto talaga ng mga komunista na parang kasama na sila sa gobyerno. Mm-hmm. Eh, sabi ko, mahirap yan. Yung koalisyon na kayo ang sa gobyerno pati ano, hindi ang papayag yan. Walang, ewan ko lang, ilang lukulukong abogado na papayag ng ganong klaseng koalisyon na sa kalaban. At marami na silang napatay at pumapatay pa hanggang ngayon. So bakit ako makipag-usap? Ganon rin kay si Sison. Mm-hmm. Eh, parang coalition government na eh, mahirap yan. Eh, alam mo, pagkagano, papatayin ako ng militare bago mm-hmm. ipagbinta yung Pilipinas sa kanila. Ang magpatay sa akin ang militare. Mm-hmm. Sigurado yan. Kung ibinta mo yung Pilipinas sa komunista. Apa. Delikado yan. Mr. President, ang ganda ho ng naiwan ninyong legasiya, di ba? Diniscuss nyo lang ho ng mga ilang araw yung mga magaganda nyong proyekto. Pero bakit, ito ho ang matinding tanong, bakit si Senator Go ang gusto ninyo magpatuloy nito? Ano ang nakita nyo sa kanya na feeling nyo ito talagang karapat-dapat at hindi yung ibang kandidato? Eh, wala itong ginawang hambog na kwento na kaya niya. Pero alam ko, sa taon na nagserbisyo siya sa akin, alam ko, isang ano is talagang honest. Wala ka talagang makita sa masili. Ayaw mga paratrat ni Drilon pati ni Boro, kalukuhan. Sabi ko nga, eh, kung gusto kong magkaroon ng pera sa korupsyon, nag-umpisa ako, 1988, nandiyan na ako sa kugoberno, mayor, tapos congressman, tapos naging vice mayor ako sa anak ko, si Inday. Mm-hmm. Eh bakit ngayon lang ako mag-umpisa ng papalis na ako? Mm-hmm. Eh lukulukul pala itong si Drilon pati, sila yung may atraso. Mm-hmm. Itong si Gordon,
talagang ano, nandiyan na ano, may atraso na talaga siya. Final na yung executory yung ano. Bakit hindi niya bayaran? At bakit ngayon tatakbo siya nung pagka senador? Ganun rin gawin niya. Kung hindi nadala yung tao, kung ganito pa rin ang Pilipinas, eh dahil yan sa in love kayo sa tao na walang ginawa. That is sa ano yan, disallowance, kumbaga sa kuwa, yan ang tawag nila. Pero pag disallowance, hindi mo nabayaran, it becomes a crime of malversation. Yan ang hindi alam ng tao. Pero sige pa rin sila kay Gordon Gordon. Ay, sabi ko, di sige. Yun ang gusto ninyo. Yun ang magnakaw. Kunwari lang malinis. Kita mo naman sa postura, parang talagang malinis na walang kasalanan. At may pa... kung marunong maglusot. Talagang lulusot yan. Pero ako sabi ko, itong mga taong Pilipinas, kung ganun pa rin ang gusto ninyo, bahala kayo. At kung magnakaw uli yan, bahala kayo. At ako naman, kung totoo yan, kalkalin ninyo buong record ng gobyerno. Simula ako na mayor hanggang ngayon. So almost 40 years ako sa panggobyerno. Kasi sabi ko, hindi naman ako manalo kung presidente kung talagang kurakot. Mr. President, balik po tayo sa nangyari kahapon. Pinalalabas po nila doon nung in-interview kayo kahapon na hindi nyo alam na tatakbong, hindi nyo alam na nag-file si Inday, si Mayor Inday, ng Vice President. Totoo ba ito o nilalaro nyo lang ho yung mga tao doon? Hindi, totoo. Totoo na hindi ko talaga alam. Nalaman ko noon nag-file siya. Ah, noon nag-file siya. So noon nandun po kayo, alam nyo po? Noon nag-file siya, alam ko na. Apa? Kasi yung panahon na nag-hingi siya ng COC sa dalawa, for President and Vice President, hindi ko nga malaman kung ano sa otak. Hindi nga kami nag-uusap eh. Apa, hindi po kayo sabi ko na, noong nag-file siya, di alam ko na na kandidato na siya. At so, umatras po si Bong. Apa? The fact na umatras si Bong. Siyempre, alam ko na na pinagbigyan kami ni Bong. Dahil nga siguro sa katagal niya na serbisyo sa amin. At kilala ko, kaibigan ko yung pamilya nila. At naawa ako sa nangyari. Kita mo yung tao paiyak. Pero sabi ko, whatever is your decision, I will support you as a matter of principle. So bali po kanina, alam nyo na po dahil nag-withdraw si Senator Go, kaya alam nyo na po nag-file na po ng Vice President si Mayor Inday po. Tama po. No, I think kahapon, umaga, takbo siya ng Vice President. Hindi ko alam, dalawa ko. Certificate of candidacy ang hiningi niya sa lakas eh. Apa. For President and for... Yung hindi namin alam. Hindi naman ako nagtatanong. Apa. Hindi naman kami nag-uusap. Matagal na. Pero nung time na nag-file na si Senator Go, alam niyo na po yun. Oo. Nag-file na siyang presidente. Apa. Sabi ko nga, nung umiyak siya in public, sabi ko, bakit ka umiyak? Karaming posisyon. Bakit? Pareho lang rin ang pagod niyan. Ayan o, presidente. Baka pala maawa ang Diyos sa iyo. Tumakbo ko ng presidente. Mr. President, kanina po, nabiro nyo na, ewan ko kung biro, ano ho ba, nabanggit nyo na may plano ho kayong tumakbong Vice President. Malaki ho ang mga tao, no? Natuwa ho eh. Ano ho ba ang plano nyo dito? I said, in a matter of hours, you would know. I will make the announcement. Baka. 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 To, ano lang, para malaman ang tao na
hindi ko nagustuhan yung nangyari. Hindi ko naman siya sinisisi. Kasi hindi naman kami nag-uusap. Yung desisyon nila ang ayaw ko na tatakbo. I'm sure yung pagtakbo ni Sarah, desisyon nila bongbong yun. Kaya nagpatataka ako, sabi ko, siya ang number one sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang bise. Siya yung mataas ang rating eh. Oo nga po. Bakit? Sa tingin niyo po, may impluensya sila Bongbong doon? Ewan ko. Hindi ko talaga sigurado. Hindi kami nag-usap eh. Mm-hmm. Pero ikaw, tatanungin kita. Alam mo ang rating niya sa 27 something. Apo. Sumunod si 17 si Bongbong. Mm-hmm. Ngayon, bakit ka tatakbo ng vice-presidente? Na alam mo na mas lamang ka. Mm-hmm. Ikaw nga, may view ka na in advance na malakas ka. Ito naman kay Bong, sa ginawa nila, sabi ko, huwag kang umiyak. Nandiyan niya, presidente, bakante. Mm-hmm. Ako na ang magsabi sa mga tao. So talaga po ang ending is, go Duterte. It's either kayo po o ang inyong anak. Tama po. Sige po, sir. Meron nung ba kayong huling mensahe sa mga Duterte supporter, yung mga talagang solid pa po, ha? Hindi pa lumilipat ng kabilang kampo, yung mga solid Duterte supporter. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? I ask for understanding. Na ngayon, kung maglipat kayo dahil hindi ninyo naintindihan, maglipat kayo ng kampo, okay lang sa akin. Ang sabi ko, ang suporta ko kay Bong as a matter of principle. Kaya nga, baka matalo kami, kainin namin yan. Basta ako, pag ako ang nagsabi ng tao na susuportahan kita. Alam ninyo yan, isang salita lang ako. Maraming salamat. Basta Mr. President, kami yung mga solid, nandito po kami sa likod ninyo. Totodo po namin ang suporta namin sa inyo. Maraming pong salamat po. Talaga utang na loob namin mga Pilipino yung ginawa nyo sa bayan namin. Maraming sige salamat. Yan po. Maraming pong salamat, sir. Thank you very much po. Salamat. Maraming salamat, Beron.